How big the goldfish can grow within 3 months or 90 days? Again, good morning mga ka-groomers. Once again, this is Fritz Elisa and welcome to my vlog. So for those mga ka-groomers na hindi pa naka-like and subscribe, please do like and subscribe para mag-grow naman tong channel natin. Para mas marami pa tayong mga newbies na matulungan or mga ka-groomers, okay? So our content for today, this is being requested by Mr. Caro. He's from Cebu City. So according to Sir Caro, expected growth rate ng goldfish daw within 3 months or 90 days. So I believe he's referring to a grow out or grooming challenge. So again, as based on my experience on this particular matter mga ka-groomers. So when I just give you an idea lang in my point of view regarding on the grow out or grooming challenge. So before nagja-judge kasi ako ng mga grow out or grooming challenge. So sa mga GOs na na-judge ko na is hindi naman included talaga yung sizes. Sizes means hindi naman ini-include yung picture or any video na nagsusukat kayo ng isda. So hindi talaga siya palakihan ng isda. So ang tinitingnan lang namin sa mga grow out or grooming challenge is almost still the same. Or still the same lang talaga ng mga actual shows na nag-judge din ako. So we are just referring on the body, the shape of the body. So the body, the wind, the swimming pattern, the color, yan lang yung mga tinitingnan namin sa mga actual shows and also in the online shows as well. So for the grooming challenge mga ka-groomers, so I just want to give you an overview lang din sa mga grooming. Kasi may iba kasi grooming challenge yung title ng ano nila. Nung pa-GO nila or my grow out challenge. So for me, what I can suggest is maganda siguro grooming challenge. Kasi kung grow out challenge, so what I'm thinking is palakihan talaga. May mga grow out challenge din naman na as far as I remember, tinitimbang nila yung mga isda. So, depende na yun sa organizer, ha? So, depende na sa kanila kung anong gusto nila. So, pabigatan ba or palakihan ba ng isda? But for me, nakapag-GO na rin kasi ako ng one time. So, ang title ng GO ko is Grooming Challenge. Grooming is talagang pinapaganda talaga natin yung isda. Aside from pinapalaki, of course, lamalaki naman talaga yung isda. With a proper grooming style. So, ang main goal is to groom, to make your fish beautiful. So, kaya nga, konti lang yung mga pinapag-GO natin, pinapag-grooming challenge natin, mga 30 pieces lang ata as far as I remember. 30, 35. Kasi, konti lang talaga yung mga potential na ma-select natin mga groomers. Mahirap kasi mag-select ng potential. Yung potential na potential talaga. Okay, so go back to the question of Sir Mike. What's the? I forgot his name. To Sir Caro. So expected grow out within 3 months or 90 days. So when joining a grow out or grooming competition, mga ka-groomers, yung main goal kasi natin is first is palakihin talaga yung isda. So I have a sample video here. Well, as shown in the screen mga ka-groomers. On the first on the first video here na makikita nyo is tatlo lang yung isda na nasa tank ko. My tank size is 4 feet by 2 feet 2 feet. Around 22 inches yung 22 inches yung water level. So, tatlo lang yan mga ka-groomers. Isang small rancho, medium rancho, at isang almost jumbo size na oranda. So, yan mga ka-groomers. Ang purpose ko niyan is to, para madaliin ko yung pag-ano nila. Kasi may hinahabol akong show eh, nasa salihan. So, again, going back to the question.
So pag ganyan mga ka-groomers, konti lang sila sa tang or tanks. So much better nga dalawa lang. Or what I can advise, if nag-groom talaga tayo ng 90 days or 3 months, syempre medyo maiksi lang yung oras natin. So medyo madalian. So for if ganyan, if let's just say the based on my experience and the way I groom the fish, is dalawa lang talaga sila dyan most of the time pag nag-groom ako ng isda. So let's just say dalawa lang sila sa 4 feet by 2 feet 2 feet na tank. So of course we for the first 30 days mga groomers, ang ginagawa ko na dyan sa mga isda na mga maliliit, yung mga juvie size, let's just say 5 cm, so ano talaga, live food feeding talaga ako mga groomers the whole 30 days or the whole month. So live food, let's just say lagyan ko sila ng magkano na ba yung ano cup ng chubby. So let's just say around 100 pesos na chubby fex. So dalawa lang sila sa isa tank. So chubby fex talaga sila within 30 days, as I mentioned mga groomers, para mag-boost yung growth nila mga groomers. Hindi ba maputol yung paglaki nila? So mabilis ang kanilang paglaki, malaki ang area nila kasi dalawa lang sila sa tank. And then after that, for the next month, for the 30 to 60 days, doon naman ako nagbibigay ng pellets alternate with the chubby fex pa rin, kasi para sa katawa, para mabilis talaga ang paglaki mga groomers, kasi we're talking about GO eh. So mabilisan lang. So ang purpose ng pellets at alternate ng chubby fex mga groomers, the pellets will slowly develop there. When again, we're talking about rancho lang mga groomers ha, kasi sa rancho tong mga example natin eh. So I'm slowly developing their when their color. So yan yung purpose ng pellets, alternate with the chubby fex pag sa growth yun nila. Yun yung purpose ko, para mabilisang paglaki ng katawan nila at pagtaas ng kanilang katawan. So on the third month mga groomers, which is on the final 90 days, doon ko na pinapower feed sila ng pellets, kasi most of the time hindi na ako live food pag nasa mga 3 months na, kasi for sure for the first 60 days malaki na ang katawan ng isda noon, super laki na, baka ma-SBD naman, so baka ma-overfeed ko sila. So tinatansya ko na lang, hindi na kailangan to ng ano, ng live food, kasi sobrang laki na ng belly, or malaki na talaga siya. So for the last 30 days, which is on the third month, pellets na lang ang binibigay ko sa ginugroom ko na isda, kasi continue yung pagdevelop ng kulay nila at saka nung when nila, kasi kasali yan sa pagjudge mga groomers. Of course, since we're talking about ranchos, so may when talaga, when, color, at saka body proportion. Hindi naman yung palakihan lang ng belly, para nag-belly drop na, so ang pangit na tingnan ng isda. Okay, so again mga ka-groomers, expected size ng rancho na gino-groom ko within 90 days is large na talaga yan. Nasa 10 cm na yan. Of course, sa laki ng space nila, given with the proper filtration, everyday water change, and also power feeding with the live food and the high protein pellets, kaya na talagang mag-large or more pa. So pag si Marky Kikoy ang nag-groom within 3 months, expected, nasa jumbo na yan. Of course, idol ko yan. Shout out to Marky Kikoy, the number one groomer in the Philippines. Okay, so hopefully, Mr. Caro, I answer your questions, sir, at sana may napulot na konting learning yung mga ka-groomers natin. And again, this is Free Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.